Dalawampung inhinyero ng Department of Education sa Visayas at Mindanao ang sumailalim sa pagsasanay sa pagtatayo ng mas matitibay na school building. Ito'y para masigurong hindi malalagay sa alanganin ang buhay ng mga estudyante sakaling lumindol. Naging marupok kasi ang ilang gusali matapos ang lindol noong February 6. Makibalita tayo kay Mark Anthony Bautista ng GMA Cebu. Mag-iisang buwan mula nang yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang ilang lugar sa Visayas. Ayon sa PhiVOLCS, base sa pinsalang iniwan ng lindol, nasa intensity 8 ang epekto nito. If you think of the boxing match of Manny Pacquiao, does the strength of the punch of Manny Pacquiao is the magnitude, whereas the effect to the opponent is the intensity. Sa intensity 5, ramdaman lindol pero walang pinsala. Intensity 6, may maliit na pinsala tulad ng crack sa mga gusali. Ang nagdaang lindol, nasa intensity 7, 8 at 9. Ibig sabihin may matinding pinsala tulad ng pagguho ng mga gusali, tulay at malalaking bitak sa mga kalsada. Kung intensity 10 naman, totally damage sa isang lugar kung saan halos apektado ang buong populasyon nito. Ayon sa PhiVOLCS, dumidepende ang intensity ng isang lindol sa naitatalang pinsala. Tansya ng PhiVOLCS, hindi nahihigit sa intensity 8 ang lindol noong February 6. Sa lawak ng iniwang pinsala ng lindol, kailangan muling itayo ang ilang gumuho at nagbitak-bitak na gusali. Sa pagkakataong ito, mas matibay na pundasyon daw ang kailangan. Kaya naman ang 20 inhinyero ng Department of Education sa Visayas at Mindanao, isinailalim sa isang pagsasanay para makapagtayo ng mas matibay na school building. Pinangunahan ang pagsasanay ng Nanyang Technological University ng Singapore at ng Institute of Civil Engineering ng UP Diliman. Ayon sa mga lumahok sa training, napakalaga magtayo ng matitibay na estruktura dahil nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas. We definitely see the need. This is very important to us. The technology and the techniques of seismic retrofitting are there. They're present. Mark Anthony Bautista, Nagbabalita, Pilipinas.